Nako Supremo, nagkita na naman tayo. Nako Chuck, na ma-excite kayo sa aming ihinandang episode ngayong araw. Hi Carter, kamusta ka? Ito, dahil akong subik, nakita mo, namitib ako. Wow! Bears, pero pang malakasan pa rin talagang aura mo ah. Mm. Diba? Nako, may idea ka ba, Doc June, kung anong ating topic for today? Well partner, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ranging. Sa state na to, inuumpisa na natin pag-alayan ng mga CCO na may edad na 2 buwan sa range area. Interesting talaga ang topic natin today, Doc June. Lalo't galing ang dagdag karunungan na ito mula sa ating idol, ang nag-iisang idol, B-Boy Enriquez. Dito lamang yan sa ating segment na Supremong Galing. Mga ka-Supremo, welcome back sa ating YouTube channel at sa mas pinalakas na Supremo TV. Ako si B-Boy Enriquez ng Firebird Game Farm. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga best practices o programa sa ranging stage. Ang ranging, yan yung sa Tagalog, alpasan. 6 weeks old, nai-range na namin. Kung bakit ganun kaaga, dahil sa system namin na may indoor brooder and outdoor brooder. Sa outdoor brooder, na-acclimatize na sila. May damuhan doon, nakakalabas-pasok na sila. Kaya maaga-aga, kasi habang mas matagal sa range at mas maaga, mas malalakas sila. Kasi lumilipad na sila sa punong kahoy, mga bagwis, pakpak, muscle development. Maluwag yung range area namin, same age. Yun ang tinatawag na rin. Importante yan. Kasi dyan ang development ng muscles and buto ng mga palahi natin, yung mga warriors natin. Tapos yan, mag-aaway-aaway na rin yan later on pag nag-pecking order. Hiwalay ang babae, hiwalay ang lalaki. Bakit ganon? Nung araw, magkakasama. Pag magkasama, sa kainan, dinadaig nung sisiw na lalaki yung mga babae, tinutupa. So yung mga babae, hindi nakakakain ng maayos. No? Tapos pagdating ng 4 months old na edad nila or 4 and a half months old, nililigaw-ligawan na rin sila, gigiri-giri na rin. Now, bubulabog din yung mga babae, hindi nakakakain ng maayos. So, naapektuhan yung kanilang development and growth. Maliban doon, maagang nag-aaway yung mga lalaki. Eh gusto ko mas matagal sila sa range for obvious reason na maluwag, nag-aabulan, nagtatakbuhan, lipad sa punong kahoy, doon sila humahapo. Pagkabang tumatanda, nandun na sila, matataas. Tapos pinupurga naman namin regularly. So mas sinisiguro namin na tanggal yung mga bulate para lahat ng sustansya ng pagkain, yung binibigay namin Supremo Feeds, na-absorb ng katawan. So yun ang ranging system. Ang size niyan, meron kaming isang hektarya, isang tao, 10 yards. Ang size niyan on the average, 1,000 square meters, merong partition ng fishnet, lambat, na mga ganito katataas. Territorial naman kasi sila. Ang stock, average stocking namin sa lalaki, 25 heads. Sa babae naman, dun sa likod, 30 heads ang average stocking dahil hindi naman sila nagpapaluan, hindi nag-aaway pagtanda. Kaya yun ang aming system. Tapos may incentive yung nag-aalaga. Base sa harvest niya, meron kaming binibigay na perang incentive para naman ganahan sila at alagaan nila ng maayot. Kung madaming may sakit at masama, wala siyang nakukuha ang pera. So yun ang treatment namin. Okay, 6 weeks old, nalalabas na namin sila sa range. Kumpleto na yun yung vaccination program. Nakabitan na rin ng wing band. Yung wing band din order ko sa Amerika, personalized, may B-boy sa likod. And then yung number. Kasi yung sa lalaki, tanso ang ginagamit namin, brass. Dito sa Pilipinas, wala yatang gumagawa ng wing band na tanso. So hindi makukopya. Kasi kung dito bibilin sa Pilipinas yung mga wing band, may leakage. May demand kasi din pag nalaman nilang Firebird. Baka ibenta yung mga wing band na yung sa labas, sasabihin, patubo dito pala, hindi. Ngayon kung galing sa Amerika, sa North Carolina po ino-order, hindi nakukopya.
So yun ang reason kung bakit ina-import ko pa yung wing band. So alam namin kung sino yung particular na papa, sino yung mama. Pedigreed lahat yan. May nagre-record kami mga babaeng empleyado dito sa farm. Egg collector namin, babae. Nagtatari, babae. Tapos yung mga nagre-record sa mga notebooks namin, nagpapasok lang, pinopost nila sa computer, mga babae rin. Kasi mas mabusisi ang mga babae. At masaya rin sa akin. Dahil kung puro lalaki kami dito, mabubura ko, uuwi na lang ako. Pero kung may babae, nagbibiru-biruan, ay tumandang binata kasi ako eh. Kaya masaya. Pag masaya ang buhay, ahaba ang buhay. Pag malungkot, lalo na pag lamang talo, ay stress sa akin yun. Kaya kailangan lamang panalo. Ako rin may control nun, kaya pukpuk ako sa mga tao. Tutok din, importante yun. Sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa business, pagka hindi tinutukan, hindi mag-aasenso. Okay, ayun na, nakompleto na yung vaccination program at nalagyan na ng wing band at na-segregate na sila. Tsaka na namin i-arrange yun. Nakikita rin namin kung puno ang mga katawan at healthy. Kasi kung may diferensya, hindi na namin i-arrange. Aayusin muna namin. Kung hindi kayang ayusin o may problema, katay na. Strikto kami sakaling, importante rin yun. May mga depekto kuminsan, hindi natin maiwasan yan sa dami ng pinipisa namin. Malaki ang production ng Firebird Game Farms. Isa na sa pinakamalaki siguro sa Pilipinas. Kung gusto niyong malaman, itong itaon na ito, ang target harvest sa range ng mga lalaki, 5,000. Ganun, kaya nag-expand kami ng mga lalagyan kasi walang paglalagyan. Sa mga babae naman, mga maglalaro yan sa 2,500 to 2,700 harvested from the rain. Meaning to say, mas mataas yung production, may mga namamatay, may mga culls. Sa rains, meron na kaming binabawas doon. So, ganyang kalaki. Gamit lahat, ito ay 26.5 hectares, gamit lahat sa manok. Dati-dati, tinatawagan namin si Doc Irene. Doc, tulungan nyo kami, may mga problema. Baka meron kang matuklas ang hindi namin alam. So, dadating siya. Yun ang support din ng Supremo yan sa aming mga endorsers. Kaya malaking tulong yan. Kasi pinag-aralan ng mga vet yan. Mahirap magdunong-dunungan. Although sa experience namin, base sa sakit, base sa itsura, nalalaman na rin namin kung ano ang tamang gamot. No? Sa ipot, nakikita yan kung anong itsura ng ipot, anong kulay. Kung may dugo, o maputi, o berde, alalaman namin yan. At saka kung ayun nga, namamaga yung mata, kuraisa, may sipon, may pisik. Ayan, respiratory problems lahat yan. Pag taginit, yun ang problema, nai-stress yung sisiw, bumababa yung immune system, doon tatamaan ng sakit. Kaya ingat yan, meron kami mga sheds na ginagawa, nakakalat sa range area, pati nandun yung kainan. Base sa experience, ini-improve na lang namin kung ano yung mga kailangan gawin. Sa range area, gusto namin may puno din para doon sila dumadapo sa gabi. Malakas ang pakpak nila. Back to nature. Kasi mga ibon yan eh. No? Kailangan na sa umpisa, day 1 hanggang mga first 5 days, bagong hulog sila doon, hindi pa nila alam umakyat sa puno. So nilalagyan namin ng kawayan o kahoy, parang hagdan. Tinutulungan ng in-charge sa range sa paghapon na, didilim, inaakyat muna yan sa apakan ng mga hagdan na pwedeng kawayan. Tinutulungan. On the second, third day, sarili na nila, alam na nila yung nature nila, pag dumidilim, umaakyat, tumitingin sa taas kung saan sila dadapo. So ginaguide lang muna dahil hindi pa nabago, naninibago eh. Galing sa brooder, hindi pa nila alam ang gagawin. So ginaguide muna namin. So parang may hagdanan yan, may mga steps na kahoy na ganyan or kawayan, nilalagay muna sila doon, ginaguide. Pero on the third day, alam na nila yon, nilipad na sila. After that, nandun na, sa puno na. Wala na, alisin na namin yung hagdan na yon, makeshift na hagdan.
So, ganun ang ginagawa sa range. Ang pinapakain namin sa range dati, stag developer, yan yung tinatawag na Infinity 2 at saka Infinity 2.1. Napakabisa. Pero inaaluan din namin ng grains kasi kailangan ang gizzard niya, ng pituka, na gumagalaw na, yun ang nagpapatigas din ng muscle. Kasi kung puro pellet yan, parang dumadaan din, hindi tumitigas yung kalamanan ng manok. Kaya inaaluan ng grains, ang natututo na silang tumuka. Yung kanilang bituka or gizzard, gumagana na. Pag gumagana yun, may muscle yun. So natutulungan din yung muscle ng katawan. Natitrain na rin sila. So may inaaluan namin. Pero pag inaaluan namin ng conditional grains, yung antas ng protina, kasi lumalaki sila, importante ang protina, maganda ang protina na pakain ng Supremo, bumababa. Kaya, nagbibigay kami ng isang takal na fortifier. So, yun ang nahalo namin. Limang takal ng Infinity 2 or Infinity 2.1, tatlong takal ng conditional grains, isang takal ng fortifier. Ayun, akyat uli, dahil 32% yung protina ng fortifier, mag-a-average pa rin yun sa mga 20%, 19-20% protein. Maliban doon, sa range, nakakakain sila ng mga animal proteins, maud, kung ano-ano. Nakakatulong din yun. So, yun ang aming sistema. Ang importante dyan talaga, yung tauhan, kailangan tutok, masipag. Ngayon, para maging ganon, may incentive. Sa harvest, doon namin nakikita kung maganda, may porsyento kaming binibigay, may katumbas na pera. Kasi mahihirap din sila, lahat ng tao kailangan ng pera. So kailangan happy sila sa natatanggap nila. Pero kung hindi maayos yung alaga, maniit lang natatanggap o walang natatanggap. Swelde lang matatanggap nila. Kaya lahat, pinag-uusayan nila. Sinusunod nila yung kailan yung pagbibigay ng suplemento, kailan yung pagpupurga. Sinusunod talaga nila yan dahil alam nila, yun ang makakatulong sa mga alaga nila na maging malusog para magkaroon sila ng incentive na extra income. Ganun ang sistema namin. Mga kasupremo, yan ang ginagawa namin dito sa Firebird Game Farm during the ranging stage. Bilib talaga ako sa knowledge ni Idol B-Boy pagdating sa mga manok. Alam mo yun, partner, parang kabisado na talaga niya lahat, no? Ayan nga, partner. Iba talaga ang husay ng isang champion. Kaya kung gusto niyo pa ng mga tips, marami pa tayo niyan dito sa ating Facebook community page. Hanapin lamang ang Samahang Kasupremo. Mayroon na rin tayong libreng konsulta dito mula sa ating mga technical veterinarians. Pati na rin sa mga napapanahong tips. Mag-subscribe na rin sa ating Facebook page at YouTube na Supremo Infinity. Yes, para updated kayo kung ano ang bago sa Supremo Infinity. Dahil pag ito ang gamit mo, paniguradong todo ang potensyal ng inyong pambato. At para sa ating susunod na episode, tatalakayin naman natin kung ano nga ba ang mga gamot na pwede sa edad na 2 to 4 months na sisiyaw upang maging ligtas sila sa mga sakit habang lumalaki. Abangan ang topic na yan kasama sila Doc Irene at Doc Marsha sa Protektado sa Supremo segment. Magkita-kita tayo muli mga kasupremo! Sa Supremo Infinity, ilabas ang buong potensyal!